Mga tauhan ng BRP Jose Rizal, araw-araw na nagsasagawa ng trainings bilang paghahanda sa RIMPAC exercise ngayong Agosto. Lorenzana, siniguro sa publiko na walang itatayong base militar ng mga Amerikano sa Subic Bay, Zambales. Pero bago tayong magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Shoutout nga pala kay Sir Porfirio Salinas, Aldrin Arizabal at Jet Galope. Maraming salamat po sa laging pagbisita sa aming YouTube channel. Ang pagsali ng BRP Jose Rizal sa Rim of the Pacific ay inaasahan na makapaglalago sa kanyang doctrine sa surface warfare operation. Ang mga experience na makukuha sa exercises ay napakahalaga para madibila pa ang barko sa pagtugon laban sa mga makabagong panahon ng mga banta at ma-enhance ang cooperation at interoperability kasama ng mga dayuhang navies. Ang mga tauhan ng kauna-unahang modern frigate ng Philippine Navy ay sigurado makakuha ng mga knowledge at skills mula sa RIMPAC na gaganapin sa darating na Agosto 17 hanggang Agosto 31. Ang pinakamalaking maritime warfare exercise ay magbibigay sa Philippine Navy ng oportunidad na makita ang barko in action na nagpapakita ng kanyang capabilities sa naval warfare. Patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang trainings ang mga tauhan ng BRP Jose Rizal bilang paghahanda sa exercise. Trainings at drills ay ginagawa araw-araw para masiguro ang mataas na estado ng kahandaan ng mga crew. Ang training ay hindi lang nakafocus sa ship emergency drills, kundi pati na ang combat formation center drills na parang totoong combat scenario. Ang mga crew ay makakita rin ng mga live fire at sinking exercise at ito ay isang pagkakataon para sa mga crew na matuto kung paano gumamit ang taga-ibang bansa ng mga weapons laban sa air, surface at subsurface ng mga banta. Ang BRP Jose Rizal ay nakatagdang bumiyahe patungong Hawaii ngayong darating na July 29. Samantala sa ibang balita, siniguro ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na walang itatayong ng base ng mga sundalong Amerikano sa Subic Bay, Zambales. Tinawag ni Lorenzana na fake at misleading news ang mga reports na magtatayo ng base militar ang mga Amerikano sa Subic Bay. Samantala, sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang suna na naniniwala siya na kung papayagan niyang magtatayo ng base ang Amerika sa Subic Bay at kung magkagira ang China at ang Amerika, madadamay ang mga Pilipino. Ayon pa kay Pangulong Duterte, hindi siya kalaban ng Amerika at ng China. Ngunit isang malaking problema kung tutulutan ng Amerika na magtatayo ng base sa Pilipinas. Katulad sa nangyari noon sa ikalawang digmaang pandaigdig kung kailan ang Manila ay nakaranas ng malaking pagkasira. Kung sisiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at China at mayroong mga atomic arsenal ang ipapasok sa ating bansa, yun na ang katapusan ng lahing Pilipino. Ngunit ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio, hindi kailangan na makigira ang Pilipinas sa China para dipinsahan ang maritime territory ng bansa. Kagaya ng ginawa ng kapitbahay nating mga bansa, giniit nila ang kanilang karapatan sa kanilang maritime zone laban sa 9-dash line mat ng China. Sila ay hindi nagkipaggira sa China at ang China ay hindi rin nagkipaggira sa kanila. Hindi kailangan ng isang bansa na magkipaggira para lang igiit ang kanyang sovereign rights ayon pa kay Carpio. Maraming salamat po.